lahat, ako po si Mapwell, ang OFW vlogger ng Kopakan, UEE. Guys, ngayong araw, dahil kakalabas namin sa trabaho, magmumukbang kami. Kasama ko yung colleague ko. Isa din siyang vlogger, si Maria at si Sandra. Alam niyo naman, basta Pilipino, kahit saan man panig sa mundo, hanap-hanapin talaga ang lasang Pilipino. Kaya nandito kami ngayon sa Filipino restaurant para kumain ng bulalo, tsaka kari-kari, tapos bangsilog, at kung ano-ano pa. Hello guys! Alam niyo na ba sa ugaling Pinoy, kahit nasa restaurant, may dala-dala pa rin baong kanin. Tayo naman mapanis ko. Yeah, this is our mukbang day after our work. Sama-sama kami kumain. Nakakaluwag-luwag kami ngayon. Sa anong pizza ba ngayon? Nakakaluwag-luwag. From itlog to one. Kumusta naman ang araw niyo? Ang araw. Masaya. Yeah. Dahil andito kami sa Filipino restaurant. Parati kami kumakain dito kasi masarap. Affordable. Pinromote ka lang. Kaya libre kami na may-ari ng restaurant dahil ina-ads namin yung restaurant nila. Kami na yung endorser. Libre kami ng totke. Masarap siya. Grabe si, grabe si Sandra o kanina madaldal. Ngayon na may video. Para siya nasa loob ng PBB house. Bigla siya nasa mini. Ano sa araw nyo? Ano pong pag-asapan natin? Masaya nga. Para sa akin masaya dahil na nakabangon na ulit na tayo bagong buhay. Sabi nga nila. Binitin ako ulit ni Lord. May pa may sperm bulo. Parang nahiya akong sumubo. Ano ba yan? Ako nga panay-panay sumubo. Ang sarap ng kare-kare. Ito, in celebration of my mother's birthday. Ay, happy birthday, mama. Happy birthday, mother. I love you. Sensya na, hindi naka-uwi na maganda mong anak. Soon. Pag wala ng corona, si Sash na lang. Uuwi din kami. Mahirap no? Kung saan kaya ang Pinas? Matraffic pa din. Mukbang with my colleagues. Yung patatawag mo, mukbang? Yeah. Bakit mukbang? Usually sa amin. May ko lang narinig yan. Sa Korea yun, kumakain habang naka-live yun ang Korean. Ay, ang ganda pala sa Korea kasi pag-grill yun. Ah, nagpunta ka na ng Korea, diba? O, sige, so magsabi ka enjoy pala din. Kwento ko lang guys ha. Nakaka-excite kumain doon sa Korea kasi pag-grill yung order mo, yung ano nila, parang exhaust tube nila, na-adjust, taas baba, taas baba. Ah. Tapos doon lang yon. Tapos pagkatapos na kumain, iangat lang ng may-ari. Tapos andun yung pagkain lahat. Kaya hindi ka mga mag-uso kasi may exhaust fan siya. Sobrang ganda. Tapos nakakatawa kasi nga hindi kami marunong mag-Koreano. Pareho kami, tatlo kami magkasama ni ninyo noon. Pag nung umorder kami, turo-turo lang sa drawing. Nung pag-deliver, mali yung order. Tatango-tango na lang kami din. Kaya nung umorder na kami, sabi namin na gusto pa namin ng ganito, nagsabay-sabay, nahihirapan kami ubusin kasi dumami. Maraming hirap na pagkaan. Hindi sila marunong mag-English. Hindi, pag mga matanda na mga 30 years old above, bihira sila nag-English. Kasi sa panahon nila, hindi sila nag-aaral ng English. Yung mga young generation na, yung mga magaling na mag-English. Babibusin na ako. Kaya hirap kumain pala pag gano'n na. Ate, may diet Pepsi ka? Ano gusto niyo, tubig? Anong meron ka? Ano gusto niyo? May ano ka? Mirinda or ano? Fanta orange lang. Oh, sige. Kayo, ano sa'yo?
Para makabigay tayo. Fanta ko. Fanta daw. Fanta, please. Pepsi. Ako sige, Fanta na lang din. Merinda na lang. Pepsi lang ako. Kasi wala pong lambalong dito. Diabetic ako. Okay, lima kami, lima kami. Na kabayan. Kaso yung dalawa namin, ang aming baba ayaw maki-join. Masyado silang ano. Wala, maliit lang. Wala. Grabe yung bar Fanta. Grabe, oh, oh. In-endorse namin Fanta. Fanta, sulod ha. Ang libre ka na lata. Sarap, no? Minsan lang kami ganito kasi usually, gabi na kami umuwi. Ngayon lang kami nagkasabay-sabay na tatlo. And ngayon, so, wala pa sa, araw pa. Wala pa sa plano, bigla ang yayaan. Oo, oh, biglaan. Sabay-sabay kami kumain. Tingnan nyo guys, mainit sa labas. Kaya, iwan. Pawis na pawis kami mamaya dito pag-uwi. Kasi maglalakad lang kami, wala kaming masakyan dito. Sabay-sabay kami, nagutom. Actually, gusto nila dun sa may ano. Eh, ayoko na chicken. Nilaya ako sila dito. Sarap yung karikala nila. Kaya ang baon ko, mauwi kulit sa bahay. Ano ko tukot mo lang diyan? Kupit-kuitin mo. Normal ba ka makagalitan siya? Wala. Okay lang po. Kung mayroong ibang tao. Well, okay. Maganda ko tayo lang. Ano lang ako yung tanda? Parang ibang lasa ng mais nila. Parang babad sa tubig. Nabahanan. Busog na ako. Hindi, kumain ka pa ng kanin. Magkanin ka pa. May bawang kumikanin. Oh, guys, diba? Iba talaga pag Pilipino. Ayan, oo. Oh, oh. Sayang naman. Iuwi pa. Ayoko ng ano, mais. Ah, di ka nakain. Hindi naman nakain ako, pero ayoko. Ang bigatan ng ano. Kaya niya. So, guys. Ano, wala. Pasensya guys, ha? Busy. Busy sa pagkain. Nakakabusog. At hindi na po masyadong malamig na naman. Kaya nagbulalo kami. Hindi malamig eh, bulalo. Dapat bulalo pag malamig, diba? Pinakawisa na ako. Masarap dito kasi may Filipino sila asserted yung ano nila. Kung gusto mo ng may sabaw, mga, o kaya mga silog-silog, meron din sila and yung price nila, sakto lang. Yung lasa, sakto lang. Lasang Pinoy talaga. Kaya, kahit saan man kami sa mundo, may basta may Pilipino. Pinoy! May bulalo. May bulalo. May kare-kare. May siumay. Nakikinig ka sa mundo. Oo nga, para tayo nasa PBB, no? Huwag kumakain ng kwentuhan. Minsan lang naman. Ano kaya ang ginagawa ni Kuya ngayon? Naligo na kaya yun? Ay, naiyak sa kusina, nagbabasa pa. Siguro pangit yun si Kuya, kasi hindi nagpapakita sa ano, camera. Naiyak sa kusina, nagbabasa pa. Nagbabasa pa? Boses ang puhunan ni Kuya. Nasa boses na maganda sa kanya. Nasa office ba daw? Siguro ano yun, kasi lak ni Dambo. Di magkasya sa camera, kaya ayaw magpakita. Kailan ba magkaroon ulit ng PBB? Makapag-audition nga. Wow! Uy, nahiya naman magkwenta dito. Nag-audition ako ng PBB noon. Oh, talaga? Iba na ako ni Francine. Ay, gee! May artista pala akong kasama. Hey guys, baka naman kakalat to. Eh, kwento lang naman. Nag-audition ako noon, okay. Kasi di ba galing ako ng Yoki noon. Ito na, mahaba nang itong usapang, lalamig kong sabaw. Sige, gusto ko galing kasi ako ng Yoki noon. Tapos ate ko may TFC, subscriber siya ng TFC. So nakikita ko yung PBB. Akala ko dati, kasi Pilipig Brother, audition ng mga matataba. Eh, nagkataon din, mataba ako that time. Kaya umuwi ako, sabi, ano yung PBB? Sabi ko, actually wala akong idea. Sabi ko, nakikita ko lang sa TFC Pilipig Brother. So naisip ko, pang mga matataba nga.
Nag-audition ako na ako, Kuya Bas. 20, oh. Hindi ko makalimutan number ko, 139. At 379. Saan nag-ano? Saan ka nag-ano? Sa GMA miss, ay sa ibig sabihin mismo. Ah, dito na sa Pinas. Sa Pinas talaga. Pag-uwi ko noon. Hindi. Kasi tinapat ko nga pa-uwi ako noon galing ng UK. Tapos may audition. Sumugod ako sa ABCBN. Audition nga. Anong talent mo? Okay. Wala. Say something about yourself lang. Di, drama ko, blah, 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 blah. Pag ba dun, may mga English, paano talaga ako mabuka ka? Kaya, siyempre, dinaan ko, dal-dal, nag-drama ko, karating ko lang galing UK, blah, blah, blah. Nagdala pa akong resibo ng TFC. Sabi ko, TFC subscriber ko, may resibo ko, yung resibo na bayaran. Tapos, sa 20 kami, kasi 20 kasi yung per batch, tatlo kami napili. So, tatlo. Sunod na naman na batch, doon na, another interview na naman. Tapos si Derek Loren Jogi pa nag-interview that time. Ay, tapos, kasi nga, ginaan ko sa daldal, pag napili ka kasi doon, papirmahin ka ng form. So, nag-pirap na ako ng form. Tapos, sayang ko, sana na ano ko. Hindi kasi, hindi ko yun tinuloy. Kasi nung form na ako ng form, kumbaga, tulir ako kasi inasahan ko, babalik ulit ako. Kasi, August, July yata yung mag-start ang ano nun, ang airing ng PBB. Tapos inasahan ko nung lalabas yung employment visa ko. Work permit ko sa UK, September. Tapos, nung pumirma na ako ng papel, para sana sa next round na naman, yun nga, parang tulirong ako, nilapit ako ni Lorin UK. Tinanong niya ako, ano daw bumabagabag sa akin? Sabi ko, kasi ganito sir, gali ako ng UK. Nag-apply namin yung work permit, tapos inasahan namin lalabas by September, tapos mag-i-start pala itong PBB July in case makuha ako, ganyan-ganyan. Tapos sabi niya, pinayuhan niya ako, so sabi niya, kasi maganda nga daw opportunity sa UK kasi hirap naman talaga pumunta doon, di ba? Kasi hindi ko naman akalain na magka-problema yun sa application. Hindi ko tinuloy yung pagpirma ng ano, ng application form. So, tapos yung... Hindi ko saan namin nakalala ngayon. Destiny talaga, maging OFW. Oo, panahon yun ni ano, may kasabay sana si Francine Mangulango. Di ba doon nakilala si Francine? Pero nanonood din ako. Captain noon, yun yung pumasok ako nag-ano, nagtitaping ako. Di ba nakwento ko sa iyo? Nakwento ko ba sa iyo? Hindi, nagtitaping ko. Mula noon. Ay, wala ka nang ano, nasa McDonald's, kwento siya na. Ano noon siya? Kasama natin siya, McDonald's, quite the ice cream. Ay, baka hindi ko siya. Wala. Malayo siya. Ah, late kayo dumating. Alis kami dumatay. Sabi mo nag-ano, nag-film kayo ng ano, Dubai. Ano nga na nga, sa dulo ka nakaupo. Ah, okay. First taping ko nga yung Dubai movie. Ano Dubai movie? Yung Dubai movie, kay Agamulat at Kloning Barito. So, diba? Yung may sakit ba yun siya? Si Aga? Yung namatay ba siya doon? Yung mo siya namatay? May napanood ako pelikula. Ano hindi. Magka-rival sila ni John Lloyd Cruz kay Claudine. Okay. Unang girlfriend, unang boyfriend Claudine si Aga, tapos si Aga naging DC. Tapos kaya naging sila ni John Lloyd Cruz, tapos nabuntis siya ni John Lloyd Cruz. Yun ang kwento noon. Ah, okay. Alam niyo na guys. Oo. Yung gumala ako nun sa BCBN, nanood ako ng ano. Nanood ako nun ng... Sana na siya siya mo, sana nanonoodin ka. Doon ba ako sa mga komedyan ka doon sa PBB. Yung subaybayang ko rin yung third series ng Buhay. Nung nandun ako sa kantin ng ano, GCBN, may lumapit sa'yo na Chinese. Ano siya? Talent coordinator ng Star Cinema. Hanggang ngayon, siyempre. Pangalanan ko. Si ano, si Tita Alice Lim. Lumalabas yung pangalan niya sa sine. Pag sa monitor, Star Cinema talent coordinator. Lalabas siya. Chinese. Kasi upo ako doon, siyempre, kasi nag-studio tour nga ako noon, nakabihis ka. Tinanong lang niya ako na, eh, sino manager mo? Ganon. Sabi ko, manager? Ay, sabi ko, manager? Niya. Kasi ako hanap talent, may taping bukas, ano, Dubai, kailangan ko tao. Ganon siya. Talaga, Dubai? Sama ako. Kasi, probinsyano ako, Bisaya, ano ako, fanatic sa artista. Balulubay kaya. Hindi ko iniisip noon yung talent-talenti na yan. Basta makasama ko noon. Makapapicture lang. Hindi ko iniisip talaga kasi kasi kakarating ko nga lang nun. Tapos may kumbaga may pera pa. Yeah, mga valid, mga avid fan. Yun lang guys. Pwede na natin patuloyin. Oh my, kasi bye-bye guys. Busog na kami. Hoy, siya nga pala guys. Kung bago pa lang kayo nanood ng mga video ko, please don't forget to click
and subscribe para sa upcoming mga videos ko. Salamat!